Maligayang pagbabalik sa Sine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento ng isang South Korean agent na pinadala sa North upang pigilan ang lumahok sa operasyong pagbuo ng armas para sa pangmalawakang pagwasak. Ang pelikulang ito ay ang South Korean action film na ipinalabas taong 2020 na pinamagatang Special Agent. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat! Nagsimula ang kwento kung saan ang NIS o National Intelligence Service Agent na si Park Won-chol ay pinatawag ng NIS Director para sa isang misyon, dahil si Won-chol ay bihasa na sa paglabas-pasok sa North Korea sa loob ng 10 taong misyon. Isang misyon ang ibinigay sa kanya na tapusin ang doktor na nasa likod ng pagbuo ng armas ng malawakang pagsira na nasa North Korea, pero ayaw pumayag ni Won-chol na bumalik pa ulit doon. Ngunit ginamit ng NIS Director ang pamilya niya na matagal nang wala siyang balita, patay na ang dati niyang asawa at nasa pangangalaga nila ngayon ang anak niya na ililihim lang sa kanya. Galit na galit si Won-chol at gustong gumanti sa pagtatago sa katotohanan sa pamilya, ngunit ang tanging paraan lang para mabawi niya ang anak ay tanggapin ang misyong pinapagawa sa kanya. Humingi ng isang araw si Won-chol para mag-isip at binisita ang libingan ng asawa. Pinuntahan niya rin ang anak na nagagalit sa kanya dahil ngayon lang ito nagpakita. Hindi na nakapagpaliwanag si Won-chol sa anak, nangako na lang itong babalik siya at iniwan ang singsing, naiyak na lang din ang bata nang malamang mayroon pa pala itong ama. Pagkatapos binalikan ni Won-chol ang direktor para tanggapin ang misyong tapusin ang doktor, binalaan niya din itong pag may mangyari sa anak ay mananagot ito sa kanya. Kinalaunan nakabalik na si Won-chol sa North Korea at pinasok ang pasilidad kung saan ang laboratorio ng biochemical weapon, nakita niya sa loob ang target na doktor na si Song Yong-bium na dapat niyang tapusin. Pero nagbago ang lahat mula sa unang plano, kasama na ngayon ni Won-chol ang doktor sa pagtakas mula sa mga North Korean Army. Hinabol sila ng mga ito sa kabundukan habang kasalukuyang tumatakas ang dalawa sa napakahirap na daan. Nasa proteksyon na ngayon ng agent ang buhay ng doktor hanggang sa makarating sila sa pinagtataguan ni Won-chol ng gamit niya at agarang kumuntak sa South Korea para sa backup na matagumpay na natanggap ng command. Pagkatapos itinuloy ulit nila Won-chol ang pagtakas habang ipinaalam naman sa direktor ng NIS ang pagkontak ng kanilang agent. Kasalukuyan ding ginaganap ngayon ang peace agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ganun pa man nagpadala pa din ang direktor ng Special Agent na walang armas upang hindi masira ang kasunduang pangkapayapaan para iligtas ang kanilang agent sa North Korea. Samantala hirap na ang doktor at pagod na din sa pagtakbo, naisip ni Won-chol na maghiwalay sila ng direksyon para iligaw ang mga kalaban ngunit kumalat lang din ang mga ito. Isa-isang tinapos ng agent ang mga sumunod sa kanya sa tahimik na paraan upang hindi makatawag ng pansin. May mga ipinadala ding Special Agent ang North Korea para habulin sila at nagsimula ng kumilos ngayon, habang tinatahak ng doktor ang daang bilin sa kanya ng agent na sundan din ito ng mga kalaban. Dali-dali itong gumapang sa damuhan para na din magtago ngunit sa huli ay nakita siya ng mga sundalong North at nahuli. Nang dadalhin na ang doktor dumating si Won-chol at iniligtas ito sa mga North Korean, nasugatan siya sa pakikipaglaban pero nagawa niyang mapatay ang kalaban. Isa pang natira ang nakaharap niya na talagang nahirapan ito, buti na lang tinulungan siya ng doktor at nagawa niya din itong napatay sa huli. Pagkatapos umalis na agad ulit ang dalawa para ipagpatuloy ang pagtakas, ngunit bangin na ang dulo ng burol kung nasaan sila ngayon. Wala nang ibang naisip si Won-chol kundi pilitin pa ding makababa para makalayo hanggang sa nagpagulong-gulong ang dalawa dahilan ng mab-alian ng paa ang doktor. Binuhat na ito ni Won-chol para ituloy ang pagtakas at makalayo, ngunit nasundan sila ng mga sundalo at balak putukan ng baril. Pero dumating ang Special Agent ng North at pinigilan ang tangkang pagbaril dahil ang utos sa kanila ay hulihin lang ng buhay ang doktor, pinaalis na ng mga ito ang mga sundalo at sila na ngayon ang papalit sa kanila saka itinuloy ang paghabol na tila walang mga kapagudan. Samantala nagpahinga na din muna si Won-chol at nakaramdam na ito ng pagod pati kirot sa sugat niya, napansin niya na lang na may nakabaong mga pampasabog sa paligid nila. Dahan-dahan silang kumilos para hindi makasagi sa kanya dinala sa gilid ng burol ang doktor at inayos ang paa nito, itinago niya din pansamantala ang doktor upang harapin ang mga humahabol sa kanila.
Isa-isang nakaharap ni Won Chol ang mga kalaban habang papalapit na din sa lokasyon niya ang pinadala ng South Korea. Naghiwa-hiwalay ang mga ito upang madali nilang mahanap ang pakay. Patuloy pa ding nakasagupan ni Won Chol ang mga agent ng North, nagsidatingan ang kasamahan nito pero nakatapak sila ng pampasabog na naririnig ng lahat maging ang mga South Korean agent. Pinahinahon ng leader ng North ang mga kasamahan upang hindi sila malalagay sa panganib, matagumpay namang napatay lahat ni Won Chol ang mga kalabang nakaharap. Habang paparating na ang mga South Korean agent nakita ito ng mga kalaban, inabangan ng North ang pagdating nila at doon na nagkatapat ang dalawang panig na nauwi sa madugong laban. Nagawa nilang mapatay ang mga North Korean pero matinding sugat din ang natamo ng mga ito. Dumating pa ang iba pang mga kalaban sa lugar kaya malubha ang inabot matapos silang pagtutulungan, buti na lang dumating ang iba pang South Korean agent para tumulong ngunit tuluyan ng binawian ang isang agent. Samantala ang nag-iisang South Korean agent ay walang kamalay-malay na may kalabang nagmanman sa kanya, pagdaan nito sa lugar doon na ito inatake ng dalawang babaeng North na bihasa din talaga sa pakikipaglaban. Parehong sugatan ang dalawang panig at patuloy pa ding naglalaban, hanggang sa umabot na sabay-sabay silang binawian ng buhay ang tatlo mula sa mga tama ng mga ito. Sa mga oras na yun habang babalikan ni Won Chol ang doktor nakita siya ng namumuno ng agent na pinadala ng South, muntik nang magkatapat ang dalawa kaya nagpakilala ang agent na sila ang pinadala para tulungan siya. Narinig na lang din nila sa malapit ang kasama ng agent na napalaban, nang tingnan nila ay napakadami ng kalaban kaya hinayaan na nila ito dahil hindi din nila kakayanin. Dumating din doon ang namumuno sa North Korean agent, tinuluyan niya ang kasamahan na malubhang sugatan at inutusan ang lahat na tapusin ang magtangkang haharang sa kanila. Binalikan naman ni Won Chol ang doktor upang lagyan ng dahon ng hindi lamigin, patuloy pa din silang pinaghahanap ng mga kalaban sa gubat. Habang nagmamasid sa paligid ang dalawang agent binigyan si Won Chol ng kasamahan ng gamot para sa sugat nito, plano din ng agent na maghiwalay sila upang maitakas niya ang doktor. Nagtataka din ito kung bakit pinili niya ang mahirap na sitwasyon, naalala ni Won Chol na bago pa niya patayin ang doktor humiling ito sa kanyang isama siya patungo ng South upang makita ang anak na naroon. Sinabi nitong napilitan lang siyang gawin ang proyekto dahil pinagbabantaan ang buhay ng anak niya at nangako itong sisirain ang lahat ng ginawa nila. Pinatay din ang asawa niya na kasama niya sa pagbuo ng proyekto at bago ito bawian ng buhay hiniling sa kanyang pigilan ang pagbuo ng delikadong armas. Ito ang dahilan kung bakit pinili niyang isama ang doktor sa pagtakas, ngunit may paparating na mga kalaban sa kinaroroonan nila, hinarap ito mag-isa ng agent upang magkaroon ng oras na maitakas ni Won Chol ang doktor. Agarang ginising ni Won Chol ang doktor upang tumakas, kasalukuyan namang nakaharap ng agent ang dalawang North Korean na napalaban ng matindi at nagawa niyang mapatay sa huli. Subalit nang papaalis na ito dumating ang namumuno ng grupo at napuruhan siya ng patalim nito, pinilit niya pa ding lumaban hanggang sa makakaya pero dahil sa kondisyon niya mabilis na lang itong napatay ng North Korean agent. Matapos ito itinuloy nila ang paghabol sa doktor, pilit pa ding itinakas ni Won Chol ang doktor kahit hirap na siya hanggang sa mahulog sila sa matarik na bangin. Dahil sa nangyari sobrang nasaktan ang doktor at nawala ng malay, inakala ni Won Chol na binawian na ito ng buhay kaya pilit niyang niligtas ang doktor upang magising. Nang gagamit na sana siya ng kutsilyo biglang bumalik ang malay ng doktor, may inabot ito sa kanya na maaaring makakapigil sa binubuo nilang bioweapon at hiniling na dalhin sa anak. Matapos nito nagpunta na muna sa ilog si Won Chol para pakalmahin ang sarili at doon nakita niya ang walang buhay na North Korean. Nakaisip siya ng plano para labanan ang mga humahabol sa kanila, gumawa siya ng improvised na sandata at itinago sa iba't ibang bahagi ng katawan niya sa kabinalikan ang doktor upang itago na muna ito doon. Kinalaunan nakita na lang ng grupo ng mga North Korean ang doktor na pinatay ang kasamahan nila, doon na nila ito hinuli sa kaisinama pabalik sa North. Wala silang kamalay-malay na nagpapanggap lang ito dahil siya talaga ang South Korean agent. Sinadya niyang maghirap sa paglalakad upang mapabagal ang usad nila sa paglalakbay. Pag-akyat nila sa isang burol doon na nilabanan ni Won Chol ang mga North Korean agent, pero bago pa sila magkatapat dumating ang mga sundalong North at pinatay lahat ng tauhan ng agent.
Nabigla ang agent sa pagpatay sa mga tauhan niya. Pinaalam naman ng kapitan na may bagong kautusan mula sa nakakataas na linisin lahat ng kalat nila dahil may kasunduan na sa pagitan ng North Korea at South Korea. Ganun pa man, hinayaan ng kapitan ang agent na mabuhay pero nagbantang papatayin ito pag bumalik sa North bago sila umalis. Nang makaalis na ang mga sundalo, nalaman ng agent na hindi pala ito ang totoong doktor. Aalis na sana si Won Chol pero pinigilan siya ng agent at hindi pa daw sila tapos. Naglaban ang dalawang agent kung saan matinding napuruhan si Won Chol dahil sa patalim nito. Gamit ang improvised niyang sandata, nilabanan niya ang agent ng buong lakas. Nagkaharap sa matinding labanan ang dalawa na umabot sa pagkagulong-gulong nila sa burol. Marami pang nakatagong sandata si Won Chol at ito ang ginamit niya upang tapatan ang patalim ng North Korean agent. Nang mahulog na naman ulit ang dalawa sa burol na medyo may kataasan, matinding napuruhan si Won Chol at inaalala na nag-aantay sa kanya ang anak. Nanghihina na talaga ito pero nang tatapusin siya ng North Korean, pilit niyang pinigilan ang tangka sa buhay niya at patuloy na lumalaban. Gamit ang natitira niyang sandata, ito ang ginamit niya hanggang sa nagawang mapatay ang North Korean agent. Kahit hinang-hina na pinilit ni Won Chol na balikan ang doktor, gulat na gulat din ito nang makita siyang puro sugat kaya humingi na ito ng tawad. Pagkatapos nagsimula na ulit ang dalawa sa paglalakbay patungo ng South Korea, nang marating na nila ang hangganan, umiwalay na si Won Chol sa doktor para puntahan ang anak. Sa huli, nagkita din ulit sa wakas ang mag-ama na ngayon tanggap na ito ng anak, isinama niya na din ang anak sa pag-uwi. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!